Kasi masaya po tayo dahil this is our first film which was also produced by Phil Stagers, first film ever produced by Phil Stagers. Okay. At manominate ng 70 nominations. Although, matagal na po tayo sa teatro. Tatlong dekada na tayo nagsusulat at nagdidirect sa teatro. Kaya lang, nung namatay yung tatay ko, sabi ko ay to do this at nag-produce po tayo ng pelikula. Kaya masaya po tayo dahil nadala po natin sa pelikula yung nakasanayan po gawin sa teatro. In short, hindi yung pelikula yung nag-adjust sa teatro. Kumbaga, parang dinala ko yung teatro at in a way, parang hindi naman na tayo nahirapan. Dahil ganun lang din pala yun. But it's not normal for us to see Filipino musicals being produced in film. Kaya bagong experience yun siguro kaya tayo nag-nominate. Ano ano yung chat? Masasabihin ko yung gastos. Pero madali kasi yung gastos dahil kinikita naman ng pera. Kaya lang ang pinaka-challenge most especially for most of our cast members who are also acting in theater, yung ang dali lang pala kasi we thought that we will stage a musical tapos kukunan nila. So in a way parang nabago yung sistema nila kasi ilang beses ako nagpapakat tapos inuulit eh yung mga iba lalo na itong mga taga teatro. Unang take pala namin, nag-iiyakan. Sabi ko, hindi pa yan yun. Walo pa. Sabi ko, kaya medyo emotionally draining on their part. Pero sa inyong likod naman, you know that this is not naman my first film. I did several films with Elwood Perez. At in a way, 80 ako ni Elwood eh. So, natutuwa ko kay Elwood. Well, except sa pag-aaksaya, dahil hindi naman tayo aksayado masyado. Pero ang natutunan ko yung paano mag-manage ang creative team kasi si Elwood matagal sa Regal kaya parang ganun din yung pinala ko dito except yung pabayad kasi lahat sila umuuwi ng bayad at hindi walang umuuwi ng hindi napabayaran. That I guess is one legacy of Phil Stagers films, talagang matatapos ang araw na lahat ang bayaran kahit na iko-call ka ulit kinabukasan. We want to professionalize our profession, this particular profession. Sabi nga nila, kadalasan tawagin ito racket. Pero I always tell them, me as a lawyer, I'm also a lawyer by profession, parang gusto kong mas magkaroon ng dignidad o dangal sa trabaho natin bilang mga artista at bilang mga alagad ng sining na hindi lang ito racket eh, dapat profession din natin. Nilabanan ko talaga yung Made in Malacanang. Okay. Sina-challenge ako. Sina-challenge tayo ng Made in Malacanang. Okay. Kaya nag-react ng ganun si Direk Joel. Sabi ni Direk Joel, gagawa siya ng mga pelikula. Ito nagawa na namin eh. Way back 2021. So sabi ko, now is the time. After the 70 nominations, at after ng promotion ng Made in Malacanang, we are head-to-head, June. Kasi this is about the truth. And nobody can ever invalidate my personal experience as a victim of martial law. Kaya, kung sinasabi nilang yun yung naramdaman ng pamilya bago sila ipinatapon sa Hawaii, ito naman yung naramdaman namin nung sila pa yung nagahari. This is Johnrey Rivas. Johnrey, nominated as Best Supporting Actor in Famas, na nagpakita ng burat. So, na-nominate. This is Vean. She's also my leading lady in Ang Bangkay, but she also played a part here in Katips. And this is Miss Nicole Laurel. You know her pedigree. I'm not only talking about her talent because she could sing, dance, and act, but she's also the granddaughter of the Dame of Philippine Theater,
Madam Celia Diaz Laurel, and of course, the niece of a Kokoy Laurel, but at the same time, Ivy Laurel, who happens to be her mom, is married to the son of Fides Puyugan Asensio. So, she also has the blood of a national artist. Salamat po. Presenting fake news, we are presenting the truth. Thank you, of course, isang malaking bagay na nakahilera mo itong mga balikan, hindi lang balikan, mga respetado po sa industriya ng pelikula. At ang pinakabago po ako sa industriya nito, nasa theater po ako for 10 years. And this is my first film. And ngayon na nominado ako at napansin po tayo ng Famas, isang malaking karangalan. Siguro po sa akin si Sir John Ercilia, who happens to just won sa Venice, of course. Then, Mon Confiado, then Nico Antonio. Makahanay ko lang po sila, masaya na ako. Kaya, yun po, dun ako nagulat talaga. Nico, good afternoon po. It's an honor to see you guys face to face. Talagang nagulat po ako nung narinig ko yung balita, birthday ko yun, nung tumawag si OG at sinabi niya. This is my very first film and my very first acting experience on film. So, ako yung pinaka-rookie dito, and I'm so grateful to have worked with Derek Pitts, Johnrey, and Carla, the entire cast crew production. Kasi it's from them talaga na natito ako. And never in my life did I think na mananominate ako sa Best Actress. Kasi musician ako eh, nagbabanda po ako, yun talaga yung wheelhouse ko. So parang to be out of my comfort zone, maybe it's really God's plan, because I could have not planned this for myself. So when I got the news, sobrang akala ko joke. Tumatawa ako, tapos lalo na nung nakita ko yung pangalan ng napaka-lodi ko. Miss Sharon Cuneta is there, Miss Charo Santos is there. My goodness, akala ko talaga joke, akala ko birthday joke ni OJ, but it happened to be real. And until now, I'm still in shock, but I'm so grateful. I'm so grateful to Famas and to Phil Stagers for the opportunity, and I hope it won't be the last. Kasi, ang saya pala ang Marcos. I have seen a few, not all, but of course, because they're stars, you know, so, syempre, familiar tayo kahit pa paano sa mga work nila, but I don't think I intently watch each one because of that. I was just parang akong deer in headlights. Ano lang ako, gulat na gulat. It's an honor. For Best Director, syempre, inalam ko na muna yung mga pelikula. Medyo mas kilala ko yung pelikula kesa dun sa mga directors. At sobrang nakakataba ng puso kasi nga unang directorial job ko to sa film. Pero nung nagiinuman kami nila Direk Lau nung last Saturday, parang mga totoong tao lang din pala sila. Kasi we always look at them na parang captain of the ship, di ba? Parang sa akin kasi, basta nakikipag-collab ako, I believe that any form of art is collaborative. So, well, at least yung mga performing arts. So I collaborate with my actors, I believe in their talents, and sometimes I regard their character choices or their acting choices as actually the acting art of the character. So, naalala ko hanggang makilala ko sila, doon ko palang tinatapos yung script. Halimbawa, si Nicole, sabi ko, ay, Glicera to, so gabi natin siya para balikbayan. I always adjust to their personhood, and I adapted to the character. That only proves kaya siguro rin sila na-nominate dahil mas sila yun. They don't need to characterize or to internalize. They are actually performing their own selves. Yung sa acting naman, syempre, doon ako talaga kinabahan kasi syempre, kaibigan ko, kapitbahay ko rin, Simon Confiado. Kababata ko, para sabay kaming lumalaki. At alam ko, method actor siya eh. So,
lahat ng ano, we're quite different kasi kami on stage. It's quite difficult for us to internalize all the time because it will be very tiring. We have 2 to 3 shows a day, so parang masyado kaming technical as actors. Pero nung nakita ko si Mon, sabi ko, ito yung sinasabuhay niyo yung karakter. Eh. Kung pulubi siya, magpupulubi talaga siya. So, nakakatakot. But ang pinakalamang ko lang, that my family, that my grandfather was incarcerated during martial law. And I know the horrors of martial law. I saw it right before my very eyes. So it was quite easy for me to perform a victim of martial law. Kasi naramdaman at nakita ko yun. Kaya, naiisip ko din, Jojo, yung awards. May awards sa Saturday eh. May Famas eh. But I don't invite any of you to kahit tanungin nila ako nila Pilar about the nomination nung linggo, magkakasama kami. Parang hindi mahalaga kasi sa akin yung award eh. Because as actors, well, for the stars, maybe mahalaga. But I'm not a star. I'm an actor. And I am here not to impress anyone. I am here to express a story. Kaya mas mahalaga sa akin siguro, bukod sa award, is for you guys to see the movie. Because it will be an eye-opener for anyone na makapanood ng pelikula ito. You mean musical? A musical, diba? Yeah. Thank you. If that's the case, maihanay lang po. Opo, makihanay lang po doon. Makahanay lang sa larawan, composed by National Artist Ryan Kayabyab, and it was directed by my good friend Roy Arsenas, who also is a theater director, kaya nakaka-proud po. Salamat. Hi po, good afternoon. Yeah, dito po ako. Director po, ay. So congratulations po, finally, papalabas na sa sinihan yung Katips. Tanong pa lang po doon sa mga cast members, kayo po, ano yung reaction ninyo nung nalaman yung finally, di ba? Makikita na ng sambayan ng Pilipino, ng mga kabataan ngayon, ng mga Katips, yung itong pelikula on cinema, on Philippine cinema. Ano po, of course, pinaghirapan po namin to sa gitna ng pandemya. At halos lahat po kami talaga nagbigay ng dugot pawis dito sa project na ito. Inulan po kami, binagyo po kami. Pero, ewan ko, I guess ito yung gusto ni God. Talagang, hindi dapat mapapalabas na kami last month pa eh. Pero ang nangyari kasi hinold lang namin at nilabas po namin to international. Hanggang ngayon po, nililibot po namin to international. Pero nung lumabas po kasi made in Malacan, medyo na-challenge po kami. So I guess ito po yung isa sa mga challenge namin na talagang na-excite po kami na makita po ang iba't ibang version ng istorya ng bawat tao. Kung iyon ang version nila ng katotohanan, well, we have our own version. Iyon po yung sa amin. Hi, good afternoon po. For me po, actually kinakabahan, pero super excited ako kasi first film to ng Philippine Stages Foundation na ilalabas nationwide. And super happy ako sa company namin na ngayon may ipoproduce kami. And katulad ka na sinabi ni Direk, malakas ang loob namin kasi fact yung ilalabas namin. Facts yung ipapalabas namin. And to be honest, nagkaroon kami ng chance na makausap. Ako man hindi man ako biktima ng martial law like Direk, but nagkaroon kami ng chance para makausap lahat ng mga biktima ng martial law, and I would say that this is truth, and totoo lahat na ipapalabas namin, hindi lang sabi-sabi lang. So yeah, so excited ako na kinakabahan talaga. Thank you. Good afternoon po. May naisip akong favorite quote po by Jonathan Larson. The opposite of war is not peace, it's creation. And I really was reminded of that quote kasi there will always be political unrest. There will always be many sides and many stories. But what's important is we continue to create as artists na tuloy-tuloy ang pagsulat, paggawa ng pelikula, pagkanta, pagsalaw, ano mang form ng expression. Because that is our God-given gifts as Filipinos. That's what we're good at. And to have an opportunity to finally showcase this nationwide, hopefully one day worldwide too, sobrang, well, may konting kaba,
Pero more than that, grateful lang ako na natuloy rin, finally. At alam ko, maraming mga kaibigan natin na excited. Ako excited din ako kasi first-timer. And also relieved and grateful for Direk's tugot pawis and everyone's tugot pawis. Kaya yun, excited ko ba? Pero excited. Hello po. We all share the same emotions right now. Talagang lahat excited pero kinakabahan kung paano yung magiging reaction ng mga tao. Pero above all that, isa sa mga talagang excited kami is to really let people know kung ano yung side, other side of truth. Kasi ano eh, kasi di ba, yun nga, sasabay kami sa Maybelline Malacañang. So we're really excited kung paano rin tatanggapin ng ibang tao yung Katips. And sabi nga, sobrang dugot pawis talaga yung binigay namin dito. So, ayun, sana po abangan niyo po sa August. Ako naman, nagpalabas na kasi kami noong November 2021, yung iba sa inyo nakapanood na. Kaya lang bigla kami inabutan ng Omicron variant. So, natigil yung pagpapalabas. Kaya, nag-decision kami na, akala ko, ibebenta ko na to eh. Yun ang una kong inisip. Inaalo ko na nga to sa AQ Prime, inaalo ko na to sa Netflix. Kaya lang, biglang lumabas yung nomination. So, at tapos, lumabas yung Made in Malacañang. Sabi ko, ngayon talaga to dapat. Head-to-head collision dapat. Talagang ano eh. In a way, mga kapatid, na by the way, mas maraming press ang nandito ngayon. Salamat po sa pagdalo ninyo. Kesa doon sa meeting Malacañang. Di man po tayo Manila Hotel. Pero mas marami po akong inimbita. Yun lang po ang masasabi ko. Ang ano ko lang, kailangan head to head. Kasi, ano eh, labanan na to eh. Lagi naman ganun. Di ba? Even in literature, it's always a battle between good or evil. Kung evil kami, o good, kayo na po bahala. Kumusta doon? But at the same time, I would like to tell everyone, most especially our movie reporters who are here, guys, I'm also helping the movie industry, making it alive again. Yung mga sabay-sabay na ganyan, hindi nga natin yung nakita for several years. I mean, kahit na pre-pandemic, pira na magsasabay dalawang pelikula ng Pilipino. Ngayon, alam ko malulugi kami, binili na nga ito yung mga tickets. So, alam ko malulugi kami, pero I'm just making it, I'm doing this to make Philippine showbiz alive again. Kaya, then sasabay lang po namin. Ngayon, namumroblema kami, wala na kaming sinihan, konti lang. O, kaya, pati naman doon yung masyita, nakisabay, hindi naman siya katos pulong dito. But anyway, kami yung nakisabay. Kaya naalataan ninyo, medyo konti lang po kami kasi bigla ang point decision ko. Parang kahagabi lang. Nung isang gabi lang, hanggang kahapon, nag-iimbita pa si Ms. M. tsaka si Pilar eh. Dahil talagang hindi pa kami sigurado. Dahil wala pa kami ng NTRCB, bukas pa lang i-view. So, na-view kami nung last November, R18. So, hindi ako pwede magpalabas sa SM. Kaya nag-appeal pa lang ako, bukas pa lang i-review. Nag-appeal ako kasi kailangan i-appeal dahil nung time na yun eh parang nagmamadali December, parang hindi na ako makapagsalita eh biglang in 18 eh kinabukasan isa-show na namin sa mga sinehat sa Gateway. So ngayon, hinahabol ko kung mahabol man hanggang na mag R16 kami, may SM po kami. So as of now, wala ka po dahil 18 pa po yung aming permit ng NTRC. Pero nakaka-nervyos. Pero kailangan ko po kayo eh. Kailangan ko po kayo, kaya ko po kayo inimbita lahat. Hindi naman po ito usapin kung kanino po tayo eh. Kung baka BBM tayo o baka tapusin na po natin yung tunggali ang pula at dilaw, hindi po ito tungkol doon. Wala pong ganito yung pelikula. Tungkol po ito sa mga tao na naibit sa gitna nila. Oh, hindi po kami makadilaw, hindi po kami makapula, wala. Tungkol po ito sa mga simpleng tao na nag-ipit sa gitna ng dalawang nagtutunggal ng pamilya nito. Kaya tapusin na po natin yung gano'n. This is not political. Wala po kami mga Marcos dito na characters.
wala po kaming Cory na characters. Yung katulad nila, yung mga cant na ganyan, yung mga liglang pinapakita, wala po kaming ganon. Wala po kaming clips. Yung mga nakapanood po ng ano, wala po kami, hindi po kami gumamit dito ng clips na nakukuha natin sa YouTube. Wala pong ganon dito. Tungkol po ito sa buhay ng mga simpleng tao na nabuhay noong panahon na yon. At kung bota, may mga loyalista rin dito sa pelikulang ito. May mga pinahirapan. Kaya tungkol po ito sa mga tao, taong bayan tulad ko, tulad ninyo. Kaya po dapat po nating makanood, makakarilin po tayo.